At halatang-halata naman daw nagkakampanya na. Dapat daw yung taong bayan, huwag mawala ng interest sa eleksyon just because hindi siya tatakbo. Naman eh, masyado naman, what do you think of yourself? Masyado mo naman binigyan ng premium yung sarili mo. Bakit naman mawawala ng interest ang sambay na kung hindi ka tatakbo, pipilin ikaw talaga. Yan na nga ang sinasabi natin dito kay Vice President Lenny Robredo. VP Lenny, lahat ng sinasuggest mo sa Duterte administration ay ginagawa na po. Kaya huwag ka masyadong pabida. Porket parating ng 2022 election, nagpapapansin ka na. Huwag kang ganyan, parang ikaw si Pacquiao eh. Pero bago natin pag-usapan yung pinakalitest na update na yan, kung bago lang po kayo sa PH Update, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. Ay na nga no, mga kababayan, may nagpaparamdam na naman. Gusto na naman siya mapansin ng mga mainstream media. Itong si Vice President Lenny Robredo, mga kababayan, nagpapapampam na naman. Kesyo lahat ng sinasuggest niya, gusto niya gawin ng Duterte administration. Hoy Vice President, matagal na pong ginagawa ni Tatay Diggs lahat ng sinasuggest mo. Para sa buong detalye, mga kababayan, sabay-sabay natin panoorin si Secretary Salvador Panelo kung paano niya binalagbag itong si Vice President Lenny Robredo. Ano pa? Meron ka ba sinasabi tungkol sa ano, ha? Sa politika? Sabi mo, ano ba sabi mo? Ang sabi mo yata dapat pag-usapan natin ang politika. Yan ang una mong sinabi, yan ang sinasabi mo ngayon. Ano man reason mo dahil dun sa ano? Anong sinasabi mo? We need to talk about 2022 elections. Ha? Sinasabi mo ngayon yan, ha? Pakinggan ka muna natin bago kita barahin. Teka, ulitin muna natin yung mga sinasabi mo. Ano yun? Bakit yung 2022 election? Ano yung sinasabi mo? Ano sabi mo? Let's talk about the 2022 elections. At ito, pahayag niya ito dun sa interview niya. Dun sa All Caps Ateneo Level Up sa Radyo Katipunan program. Nung Biyernes lang ito, sabi niya, ang mga tao ay dapat pag-usapan ng 2022 elections because malaking halaga. There is too much at stake. Sabi niya, ako, sabi niya, ang tingin ko po dyan sa election sa 2022, dapat pag-usapan. She's singing a different tune. Pakinggan pa natin siya. Too much is at stake in 2022. Para sa akin, pag nagka-hiwa-hiwalay tayo, baka ang resulta ay another 6 years of this kind of governance. Malamang na mangyari yan. Ni Pileni pa, kahit pa kayo magkaisa, kayong mga nasa oposisyon, ano bang magkahiwa-hiwalay, nakakaisa na nga kayo eh. Sabi niya, ang ayaw niya lang daw, yung isang presidential aspirant, ikot ng ikot, ba't di mo mangalanan kung sino? Ikot daw ng ikot, at halatang-halata naman daw nagkakampanya na. Dapat daw yung taong bayan, huwag mawala ng interest sa eleksyon just because hindi siya tatakbo. Naman eh, masyado naman, what do you think of yourself? Masyado mo naman binigyan ng premium yung sarili mo. Bakit naman mawawala ng interest ang sambay na kung hindi ka tatakbo, pipilin ikaw talaga. Hindi rin siya agree na kung hindi siya ang tatakbo, hindi na tatakbo ang oposisyon. Kailangan daw, meron isang kandidato lalaban sa oposisyon. Kailangan i-focus natin ngayon. Madalit sabi, ganito, mga kababayan. Panay banat niya na ngayon. She's talking about elections. Not only thinking, she's talking of elections and effectively campaigning either for herself or for the opposition. Yan ang sinasabi niya po ngayon, ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na itong si Ate VP Lenny, kung hindi palaging wrong timing, kuminsan naman, opposite naman ang sinasabi niya sa mga sinasabi niya. May contradiction. Tingnan niyo.
Ilang araw pa lang ang nakakaraan, kung natatandaan nyo, pinunako po siya dahil meron siyang sinabi nung, kailan ba ito? March 16. Ang sabi niya, ito, I will quote her, ha? Sabi niya, it's a sin to think of 2022 elections amid crisis. Hindi ba? Medyo kinantahan ko pa nga siya, di ba? Sabi ko, be sure it's true when you say, I love you, it's a sin to tell a lie. Yun, di ba sabi ko? Kasi, sabi ko, nagsisinungaling ka talaga. Hindi ka lang nag-iisip ng election eh. Ginagawa mo na nga, ayan. Ngayon, binaliktad niya ng sarili niya. Hindi lang, it's a sin to tell a lie. Hindi lang mo yung pag-iisip, sabi niya, it's a sin to think of elections. Eh, hindi lang mo siya nag-think ngayon. Talagang inahain niya na yung politikang pang-eleksyon at sinasabi niya na, pag-usapan natin. Kailangan ng pag-usapan natin. O, kita mo na ang inconsistency mo, Ate VP Lenny. You are a walking contradiction, my dear friend. Yan nga ba sinasabi natin eh? Kung ba't kasi nakikinig ka dyan sa mga advisors mo eh? Kaya tuloy palaging wala, dispalingado. Sabi niya, hindi na siya nag-iisip sa 2020 election. Pero ngayon, sinasabi niya, kailangan hindi tayo magkahiwalay. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan ng sambayanan na hindi dapat mawala ng interest kung hindi ako tatakbo. O, kita mo naman ang mga salitang yan. Ay, nako. Ate VP Lenny, ano ba? Ikaw talaga. Ano pa? Ano pa bang magandang pag-usapan natin? Natatawa na lang ako dito sa ating kaibigan eh. What else? Ah, meron nga ako pala akong gustong banggitin sa inyo. Yung, alam nyo, may mga nagpadala sa aking text messages. Unang-una, sabi nila, bakit napapansin namin yan sa programa mo, Secretary Sal? Dumarami yata yung mga dilaw na nanonood sa inyo. Sabi ko, bakit naman, paano mo naman naalaman ng mga dilaw at mga trolls? Eh, paano panaibanat sa programa nyo kung ano-ano sinasabi? Eh, ano naman ako ginagawa nyo? At siyempre, sinasagot namin. Kasi hindi nyo naman nababasa yata yung mga banat sa inyo. Kako isa lang ang ibig sabihin niyan. Pag dumarami ang nanonood sa counterpoint ng mga nasa dilawan, ibig sabihin, nakakarating sa kanila na epektibo itong ating programa na papaliwanagan natin ang sambayanan kaugnay sa mga kasinungalingang ikinakalat ng mga kakampi nila o yung mga nag-utos sa kanila na siraan tayo dito sa ating programa. Ibig sabihin, yung mga bashers ni Presidente, eh, naipapakita natin na yung bashing nila, eh, dapat bumalik sa kanila. Kasi mali at walang katotohanan. Kaya sila dumadami. Kasi dati daw, isa-isa lang ang nangungontra. Aba ngayon, naging dalawa, naging tatlo, naging apat, naging lima. Alam nyo, parang hindi ba may kasabihan, pag yung puno ay binabato kasi maraming bunga. O siguro namumunga na yung ating mga paliwanag. At alam nyo, hindi lang sa programa natin, meron silang bagong estilo. Natatandaan nyo, one time, meron silang ipinalabas. Yung mga naninira sa atin. Nakalimutan ko na yung topic eh. Pero ang ginawa nila, yung statement ko, Pilipino! O edi huli ka agad kasi hindi naman tayo nag-i-issue ng statement official in Filipino. Kaya pinalabas natin yung fake news. But this time, may nagpadala na naman nung sa atin. O yan, ilalabas mo natin. Eto, meron nung naglabas ng statement ko di umano. Sabi ko raw ganito. Ayan, babasahin ko nandiyan sa screen. No need na iboto ng mga Tagaluzon ang Duterte-Duterte o kaya Go Duterte tandem. I am willing to bet
my 1 year salary, then the next president and vice president of the Philippines will both, ano yan? Will both come from Mindanao. And, ano ito? Hindi ko na mabasa. And if ever thou, I will come out, or if ever I will run for senator for sure, I will come out as number one with Roque and Doque. Doque pa. Mali pa spelling ng magagalit sa inyo yung si Secretary Doque. Duque, D-U. Ano ka ba? Ano ba yan? Coming in as number two and three respectively. Pagkatapos pangalan ko. Mali pa ang designation ko eh. Talaga naman. Halatang halata eh. Unang-una, hindi ko yan ang English ko. Walang galang na mag-enroll pa kayo sa English subject, ha? Pangalawa, i-analyze po natin. Yung ibang nakakaalam sa character ko, alam na kagad nilang hindi sa akin. Kasi, yung unang sinabi niya, sabi ko daw, hindi na kailangan na bumoto mga Tagalusu.